Hi guys! Good afternoon! Pasensya na kayo at medyo nawala yung boses natin sa intro natin. My God, today is Saturday pala at galing lang ako ng night shift kagabi guys. Then nakatulog lang ako ng 2 hours and a half this morning kasi kailangan kong gumising ng maaga kasi kailangan kong asikasuhin si Lolo. So now, for today's video, we are going to talk about how much ang sahod ng isang nursing assistant or healthcare support worker or yung auxiliary nursing dito sa UK. Okay guys, baka medyo malito kayo dito ha. Ang tawag kasi sa nursing assistant dito sa UK ay healthcare support worker, which is yun yung roles ko dito sa ospital. Pero pag nasa ibang bansa kayo, kagaya ng US, ang tawag nila sa kanilang healthcare support worker ay nursing assistant, and I believe na same din siya ng tawag doon sa Pilipinas. Kasi alam mo na, diba, Amerika saka Pilipinas ay very close friend talaga yan sila. So kung ano ang tawag sa Amerika, ganun din sa Pilipinas. Now, ano ba yung pagkakaiba ng work ng isang nursing assistant dito saka yung carer or yung care assistant dito guys? Okay, yung healthcare assistant or yung healthcare support worker or yung nursing assistant ay sa hospital setting sila. Mas marami silang roles kisa sa care assistant. Yung care assistant naman guys ay nakabase lang siya sa community. Yung tinatawag nila dito na community settings, iba yung mga training na binibigay sa kanila kaysa sa training na binibigay nila sa amin na mga healthcare support worker na nagtatrabaho sa ospital. Kasi kami, meron kaming mga extended roles. We have to learn how to do manual blood pressure or yung paggamit sa mga aparatos nila dito, pagkuha ng temperature, lahat-lahat guys. And then, meron pa kailangan mong matuto na kumuha ng dugo. Ako, hindi ko na in-apply yan sa sarili ko kasi wala akong time. Ang time ko lang ay magtrabaho at mag-earn ng extra money. So, it's my kagustuhan guys na i-refuse kung ano may yung mga extended roles na ino-offer sa akin. Kasi hindi ka naman nila kailangan na pilitin. Ang ako lang kasi guys is gusto ko more on patient care. Ayoko na ng mga extended roles na dapat ay, alam mo na, trabaho ng nursing. Pero alam mo, yung mga extended roles na yan ay nakakatulong din sa mga nurses kasi alam natin na busy talaga yung mga nurse dito sa UK guys. Hindi kagaya sa Pilipinas na pa-chill-chill lang yung iba. Dito talagang, oh my God, nakakatakot. Okay, nakakatakot magkamali. Ganun na lang. Pero bago natin pag-usapan yung ating basic pay per hour dito sa UK guys, ay let me clear this to you, okay? Hindi po ako full-time contract. It means na hindi ako contracted ng NHS. But, isa po akong bank staff. That means na I can book any shift na gusto ko at pwede ko rin siyang i-cancel anytime. Yung bank staff dito guys ay yung tinatawag nila na zero contract hour na mga staff na they can book anytime they want. Okay, so yan yung pinili ko. Dati akong full-time na healthcare support worker or nursing assistant sa NHS. Pero ngayon ay umalis na ako. Let's go back sa basic pay ng isang healthcare assistant or yung nursing assistant dito sa UK. Okay, let's start with per hour. This one is between Monday to Friday. Okay, ang basic pay niya dito, if you're doing an early or late shift, guys, is £9.03. So, kung i-multiply natin yan siya sa Philippine money ay £9.03 times 66 pesos sa Philippine money ay meron kang matatanggap per hour na 595.98 pesos. Okay. Ito yung during Monday to Friday at kung ang duty mo ay early or late or long day. Ang duty nila dito guys, pag sinasabi mong long day ay nag-start siya ng 7 o'clock ng umaga hanggang 8 o'clock ng gabi. So 13 hours kang nagtatrabaho sa ospital
1 hour yung break at ang bayad mo lang doon sa 13 hours mo ay 12 hours lang. Kasi yung 1 hour break dito ay hindi po bayad. Aside sa basic pay na matatanggap mo tuwing Monday to Friday, meron din silang tinatawag guys na enhancement. Okay, this one is an extra money on top of your basic pay. For example, nagna-night shift ka ng Monday night till Saturday night. Meron kang makukuha guys na 42% na enhancement on top of your basic pay. So, paano ba nila ito kinakalculate? So, halimbawa ha, where is my calculator? My God, kasi nakakalito din yung NHS pag nag-calculate guys. 42% of 9.03 pounds is meron kang makukuha na extra na 3.79 pence, or kung i-round off natin siya, nagiging 4 pounds na siya. So, this one is during night shift between Monday night to Saturday night. So, ganito yung pagkwenta nila nito guys ha. 9.03 pounds, which is the basic pay, plus 3.7926 pence, meron kang makukuha na per hour na 12.82 pence. I-multiply natin siya sa 66 pesos sa Philippine money, so magiging 846.29 pesos sa Philippine money per hour. So, malaki, di ba? Talagang mainggan nyo talaga kayo na mag-work dito sa UK kasi talagang malaki yung sahod nila. Now, itong sahod na to guys, itong enhancement na to is, it is between Monday night saka Saturday night. Now, iba naman yung enhancement pag ikaw ay nag-night shift ng Sunday. Okay, yung Sunday night guys ay mas malaki kaysa sa Saturday night. Ang Sunday night, ang enhancement ng isang healthcare support worker ay 84% ang increase on top of your basic pay per hour. So now, papalitan natin yung 42% ng 84% of 9.03 pounds ay meron kang makukuha na extra na 7.58 pence. Okay? So, gagawin natin ulit ay yung basic pay rate ng isang nursing assistant dito ay 9.03 pounds, plus enhancement ng night shift ng Sunday night ay meron kang extra na makukuha na 7.58 pounds. I-total mo yan siya ay meron kang marireceive na 16.61 pounds per hour if you do a night shift during Sunday. So, paano ba nila yun kinakalculate guys? Okay? Yung enhancement guys ay mag-start siya between 9 p.m. ng gabi hanggang 6 a.m. ng umaga kinabukasan. Pero ang night shift kasi dito sa NHS guys ay nag-start siya ng 7:30 ng gabi hanggang 7:30 ng umaga kinabukasan. So yung from 7:30 to 9 o'clock ay ang bayad mo doon ay basic pay lang, which is yung 9.03 pence. Saka lang papasok yung enhancement mo guys pag umabot ka ng 9 p.m. Pag nag-start na ng 9 p.m. hanggang 6 o'clock in the morning the next day, yun na ang start ng enhancement mo. So that is the reason why a lot of people here mas gusto nila na magtrabaho ng night shift kaysa sa day shift. Kasi ang night shift meron silang nakukuha na extra enhancement or amount of money on top of their basic money. Now, pag ikaw ay nagtatrabaho guys during holiday season here sa UK, like for example, yung 25th of December saka yung 26th of December, Boxing Day nila yan dito. Now, hindi ka makakatanggap ng double pay. Okay? Kung ano yung natatanggap mo na Sunday na enhancement,
yun yung matatanggap mo na enhancement sa holiday. So, di ba, parang wow. Yung dati nagtatrabaho ako sa care home as a care assistant, double pay nga ako, guys. Pero dito sa NHS, hindi sila double pay. Kung ano lang yung percent na nakuha mo na enhancement doon sa night shift mo or sa day shift mo sa Sunday, yun yung makukuha mo na enhancement dito sa holiday nyo. Guys, alam kong nasisilaw kayo sa laki ng per hour dito na sahod ng isang nursing assistant, nursing aide, or healthcare support worker sa'yo, okay? Pero huwag nyo rin kaligtaan na meron kaming binabayaran dito na national insurance, tax, at saka yung aming NHS pension, kasi automatic talaga yung pension. Pero you can choose to opt out naman, pero ako hindi ko kasi siya tinanggal kasi kahit papano, at least meron akong matatanggap na, alam mo, pension sa NHS. Ganon ang sahod dito sa UK ng isang nursing assistant or nursing aide or healthcare support worker, guys. So, it's up to you na kung maingan nyo kayo na mag-apply sa ospital. Alright, so sana po ay may natutunan kayo sa video natin for today. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to my YouTube channel. Hindi ko sure kung meron pa ba akong nakalimutan, pero parang wala naman na ata. So, paano ba yan? Bye-bye, guys!